Hey guys! Kumusta kayo? Welcome or welcome back po ulit dito sa aking YouTube channel. For today's video ay may bago na naman po tayong topic tungkol kay Pupo application, and para po ito sa mga newbies din. Kung ano po yung mga bawal during live streaming or during sa pagtatasking nyo. Kasi marami akong mga host na na-experience na kahit sinasendan mo na ng guidelines and kung ano yung mga bawal during live, ginagawa pa rin nila yon. And hindi din kasi talaga sila nagbabasa ng guidelines. Mostly po sa kanila. And sobrang dami ding nag-comment dito sa mga videos ko tungkol sa mga bawal na yan. Kaya finally po, ito na po yon. Ginagawan ko na po ng video. Pero syempre, bago tayo mag-start sa video, make sure po muna na nakasubscribe ka at naka-hit all the bell button ka para ma-notify ka every time na may bago akong video na i-upload. Ayan. So, ano nga po ba yung mga bawal dito kay Pupo application during nagla-live tayo or nagta-task tayo? Okay? Number one po, bawal po kayo mag-task kung mahina po ang inyong internet connection. Bawal po kayo mag-solo live kung mahina po ito. Kung alam mong mahina ang inyong internet connection, please, wag na wag mo na pong subukang mag-solo live. Saka na po muna kung alam mong okay na po ang inyong connection. Kasi po, pag maban po kayo, sayang po ang inyong daily rewards dyan. Kasi minsan, nagbaban si Pupo ng mga 1 day, 2 days. So, sayang yung 2 araw na nawawala sa inyo. Sayang ang rewards. And sayang din, lalo na kung newbie ka, tapos 10k points po yung nakukuha mong reward sa isang oras. Within 2 hours, meron kang makukuha 20k points. Sayang po yun kung biglang mawala dahil naban ka po. Kasi pag naban ka po, automatic magiging 1k na lang po yung rewards mo pagkabalik mo. Kasi dito sa mga hindi nakakaalam, yung mga newbies dito sa Pupo application, meron siyang binibigay na limited offer para sa mga newbies na 2 hours po sa solo live. Bawat isang oras niyan, 10k po yung binibigay niya na rewards. So sa 2 oras is 20k agad po yung makukuha mong points sa solo live mo lang. Tapos may crown seat task ka pa. Pagka newbie, importante talaga na magbabasa-basa tayo ng mga guidelines, makinig tayo ng mga payo ng mga admin natin or ng mga mentor natin, kung sino man yung mga agent natin. Mahalaga po talaga yun kasi kung hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nakikinig, masasayang po yung points nyo, masasayang yung rewards nyo. Imbis na malaking tulong yun, makakapag-cash out kayo agad within a week, nawawala na po kasi ginagawa nyo yung mga bawal, hindi kayo nagbabasa. Okay? Pangalawang bawal po dito, bawal po may bata sa loob ng stream, lalo na kung solo live po ito. Kasi po, dito sa Pupo application, meron tayong tinatawag na face authentication. Yung face authentication na yon, tayo lang po dapat yon. And dapat po, tayo lang din po yung makikita sa screen during pagla-live natin. Okay? So kung meron kang bata, especially kung minor na yan, wag na wag mo pong ipakita kasi possible po yan na masuspende ang inyong account. Forever na po yan. Permanent na po yan. So, sayang yung account nyo, sayang yung mga points nyo kung halimbawa meron na kayong points dyan. So, dito guys, sa Pupo application, please talaga wag na wag nyong gawin kung ano po yung mga bawal. Wag na wag nyong subukan si Pupo application kasi talagang nag-permanent suspended talaga siya dito. Nagsususpindi talaga siya lalo na kung hindi na follow yung mga rules niya. Pangatlong bawal dito kay Pupo application guys is bawal po hindi nakatingin sa camera. Like for example, pinaharap nyo lang yung camera nyo or yung screen ng cellphone nyo sa dingding nyo. Wala kayo, hindi po pwede yon. Mababan po kayo doon. Alisin na po natin sa mga mindset or sa mga isipan natin no, na live lang naman yan, pwede na to, pwede na yan. Hindi po pwede yan dito sa Pupo application.
Kasi dito sa Pupu app, literal po talaga tayong kumikita ng totoong pera. Legit po na pera. Kumikita tayo dito ng 500 pesos pataas, kahit pa 100k yan. Na-experience ko na po yan na kumita ng ganyang halaga. Kaya talaga naman guys, i-advise ko talaga sa inyo na makinig kayo kung ano yung mga bawal dito sa Pupu application. Si Pupu application, yung hinihingi niya sa atin is ang pagiging ano lang, responsible during sa pagla-live natin. Yun lang naman yun. Next na bawal dito sa Pupu application, bawal po ang nakahiga. Kasi po dito sa Pupu app guys, ay nagtatrabaho po tayo. So saan ka nakakakita ng nagtatrabaho ng nakahiga? Saan ka po nakakakita ng nagtatrabaho or empleyado na nakahiga? Tayo kasi na mga Pupu users, para tayong empleyado. Empleyado talaga tayo kasi si Pupu yung nagpapasahod sa atin. So, yung ginagawa lang natin, konting tasking-tasking lang, binabayaran na tayo ng legit na pera. So, please naman, huwag kayong mag-task or huwag kayong magtrabaho ng nakahiga, maliban na lang kung nag-hunt kayo ng fireworks. Kasi kahit saan kayo pumunta, walang nagtatrabaho ng nakahiga. Dapat po humarap kayo sa camera kasi dito nagtatrabaho tayo, binabayaran tayo ng tama, kaya po magtatrabaho din po tayo ng tama, okay? Next na bawal ay bawal mag-live ng madilim. Kahit saan namang mga live streaming app, bawal talaga itong madilim. Or bawal ang mag-live ng madilim. Kasi kung naka-live ka tapos wala kang ilaw, paano makikita ng mga viewers mo yung itsura mo? Tsaka paano ka makakapagtrabaho kung madilim, 'di ba? So, basic po talaga kahit sa ang earning application, bawal po yung mga ganyan sa mga live streaming app. Okay, bawal ang madilim. Dapat maliwanag. Kitang-kita yung ganda natin, charot. Wow. Kitang-kita yung beauty natin. Ayan, ganyan po. Dapat presentable po tayo pag nagla-live tayo. Kahit po walang viewers, kahit walang nanonood sa atin ng mga viewers, okay lang po yan kasi pinapanood tayo ni Pupu application. Pag nagla-live tayo, mayroong mga admin na umiikot-ikot sa mga streams natin. At kapag natsyempohan ka na, na ginagawa mo yung mga bawal nila, nagla-live ka ng madilim. Automatic yan. Ban ka. Okay? Next naman na bawal, bawal po ang may taong padaan-daan sa likuran natin. So, kapag ka maraming tao, wag mo na pong subukang mag-solo live. Mga ganito lang, yung ikaw lang sa maliit na kwarto, maliit na room, ikaw lang, nag-iisa ka lang. Pwede din naman, nasa tindahan ka. Pero, wag kang paalis-alis sa camera. Naka-focus ka lang sa cellphone mo. Doon ka lang nakahalap. Next na bawal guys, sinabi ko na to earlier na bawal po tayong paalis-alis sa camera. Like for example, naka-solo live tayo, tapos ilalapag natin ng ating cellphone sa may tabi, tapos iiwanan natin kasi meron tayong kukunin. Kahit po segundo lang yan or minuto lang yan, please huwag na huwag nyo pong subukang gawin yan kasi talaga pagkabalik nyo, sure ako na end live na po yan tapos nakaban na po ang inyong mga account. Depende na lang po yan kung ilang oras yung binibigay nila sa'yo na penalty, oras man or araw. Kaya talagang mag-iingat tayo kung ano yung mga bawal. Huwag nating subukang gawin. Tapos kung newbie tayo, mahalaga na mag-research tayo, magkaroon tayo ng kaalaman, lalo na sa mga bawal kasi napaka-importante niyan. Nahin nating alamin kung ano yung mga bawal kasi yan talaga yung mga importante during sa pagla-live natin. Okay? So, sana guys, nakatulong po itong video sa inyo, lalo na doon sa mga nagme-message or mga nagko-comment. Tapos sa mga newbies na yan nga, medyo nangangapa pa, naka-live na nakahiga, naku, huwag na huwag niyo pong subukan yan. Tapos syempre, pag nagla-live na tayo, dapat presentable naman po tayo, magpaganda po tayo, kahit wala pong nanonood na viewers sa atin. Kasi malay mo, merong mapasyal na isang malaking gifter o magandahan sa aura mo kahit nag-lip tint ka lang, o diba?
Tapos, bagsakan ka ng isang ano, aircraft ba yan? Bongga, Golden Throne. Wow, bongga. O, diba? Malaking tulong na yun. Kaya talaga guys, pag nagla-live tayo, tips ko sa inyo, magpaganda ka. Magpaganda kayo. Kahit lip tint lang, tapos konting ano, blush on, blush on. Tapos, lagay mo ng filter dito sa live stream mo. Yes! Meron yan eh, filter. Okay na yun, boom na yun. Sobrang ganda mo na nun. Ganon. Sa mga gustong mag-join sa aking agency, ito po yung aking agency number. Ayan, paki-enter lang po ito sa my agent icon nyo. Pero make sure po na, ano, sigurado talaga kayo sa inyong mga desisyon para hindi po tayo magkakaproblema sa huli. And para naman po doon sa mga gustong sumape or gustong mag-download ng Pupu application, subukan nyo pong mag-download. Available po ang ating app link dito sa my description box. Okay, so thank you for watching guys. See you in my next one. Bye!